sharing at syempre yung ating consultation. O ibalik na ulit tayo sa ating healthcare 101. Okay? Ready na tayo. Siyempre, magsisimula na ulit tayo sa ating solid financial foundation. Alam naman natin na kung preparation lang naman para sa ating kabuuang financial education na pinag-uusapan, dapat sa lahat ng uri ng inaasahan natin kapag tayo tumanda o kaya naman ngayong bata pa, ipiprepare na natin. At katulad nga ng napag-usapan at napag-aralan natin doon sa ating mga MO o kaya doon sa ating financial education, very simple lang naman ang financial plan. Hindi nyo na kailangan yung mga accountant na katulad namin para i-prepare yung ating financial plan, di ba? Ano lang ang kailangan natin? Kailangan lang natin IMG. Kaya nga, kapag ka tinatanong anong dapat gawin, kinakailangan maging member tayo ng IMG. Yun din ang reason kung bakit palagi tayong nag-i-invite. Ay, no? Dahil paano natin ituturo sa kanila ang solid financial foundation? Paano nila ito maintindihan? Paano ito maisabuhay kung hindi natin sila kasama? At ang una diyan, syempre, yung healthcare natin. Di ba? Bakit? Sapagkat ang healthcare at ang insurance, ang dalawang bagay na dapat kunin mo habang maaga pa, dahil ito ay mura, ito ay madali mong makuha. Kaya ginawa natin yung foundation para sa ating financial preparation, para sa ating financial plan. At syempre, ang sumunod doon, dapat eliminate ang debt, may emergency fund tayo, an investment. Otherwise, kung hindi natin prepare ang ating healthcare, it may be short or long term, ang lahat ng investment natin at pati pagkakautang, ang magiging reason lang yan dahil pinangbayad natin sa hospital o kaya naman ay matagal na gamutan. Imagine, kung lahat ng investment mo, binenta mo ng palugi para bayaran ng hospital o kaya naman ipalibing ka, may naiwan ka ba? Wala din. Na enjoy mo ba yung iyong pinaghirapan? Wala din. So, dapat mayroon tayong healthcare. And para maging buo yan, kinakailangan, we are always advised in IMG to build it right and build it strong. Now, bakit kinakailangan na makapag-prepare tayo ng dalawang healthcare protection? Yung una, yung tinatawag nating short term, at yung isa is long term. Kasi ngayon, may short term na tayo. Anong ibig sabihin doon? Na yung ating employment, habang productive pa tayo, yung ginagamit pa ng kumpanya, yung ating batang katawan, pinapa-insure niya tayo medically. Kaya ang tawag natin nga diyan, medical insurance, di ba? Dito sa Saudi Arabia, kapag ka may ikama ka, meron kang employment. Mayroon kang medical healthcare insurance. Insurance ang ginagamit natin dito. You know? Wala tayong HMO sa Saudi Arabia. Ang nagpapatupad dito ng ating medical care are lahat covered by insurance. Mayroon namang dati may mga hospital na nag-i-issue din sila ng kanilang card, pero ang problema kasi noon ay doon ka lang sa issue sa hospital na yun magpapatingin. Paano kung malayo ka doon? Paano kung emergency? So, nagiging sagabal kung hospital lang ang nag-issue ng medical insurance. Kaya kinukuha natin sa insurance dito sa Saudi Arabia para madalian. Pero ano po ito? Tawag natin short term. Kasi kapag tayo nawala na ng trabaho, ang ibig sabihin yan, wala na din yung healthcare natin. Di ba? So, ang iba, kapag pinag-usapan natin yung healthcare, hindi sila gaanong interested. Without knowing na, yun nga yung dapat mong intindihin.
Ngayon, dahil ginagamit ng opisina ng inang kumpanya yung iyong kabataan, yung iyong younger na body, eh kinakailangan ipoprovide nila yon. Pero paano kapag kayo nag-resign, ikaw yung na-terminate, ikaw yung nag-retire, ipapadala pa ba ng kumpanya ang iyong healthcare? Siyempre, hindi na. Now, ano yung mga palagi nating tinitingnan kapag ka-short-term ang pinag-uusapan? Ma? Kapag ka-short-term ang pinag-uusapan, siyempre, ang renewal nito hindi guaranteed. Di ba? Hindi garantisado ang renewal. Dahil hindi garantisado ang renewal, kapag kalulugo-lugo ka na, nagkasakit ka minsan, next year, either hindi nila i-renew yung iyong medical insurance o kaya naman sisingilin ka nung mas malaki. Di ba? At isa pa, aba, ang iyong premium hanggang 60 years old lang. O kapag ka, nag-61 ka na, wala ka ng healthcare. Ibig sabihin, magdusa ka kapag ka 61 ka na o kaya naman mag-prepare ka na na magpalangit. Di ba? Or generally, kapag ka short term lang, wala yung insurance. Alam mo, dito sa atin, yung binibigay na short term medical insurance, ang cover lang yan ay isauli ka kung saan ka mang country nang galing. Ibig sabihin, abay, door-to-door. Door-to-door ang iyong insurance. Libre ang pauwi kapag ka, yun, patay na tayo. Di ba? Kung mayroon man. Pero usually, wala yung insurance. And then, ang pinakamasama pa dito, nagbabayad na nga nung mahal yung kumpanya, kapag hindi ka nagkasakit, eh yun na yung pasasalamat mo. At least, nagbayad ka, hindi ka nagkasakit. Pero yung binayad natin, wala na. Hindi nag-accumulate, di ba? So, pag nagbayad ka ngayon, ayaw mo namang magpa-hospital. Pero nakapagbayad ka na, di ba? Kaya kung mayong mga mahilig mag-maximize ng kanilang mga benefit, ito lang masasabi ko, di ba? Kapag nagbayad kayo ng short term, yung traditional healthcare natin, aba, ipagdasal mo na magkasakit ka. Ay, ayaw mo naman, di ba? So, ibig sabihin, waste na yan. Yung coverage natin up to 60 years old, ang pre-existing illness, katulad doon ng long term, hindi din covered sa first year. May iba pa nga, pati yung panganak, hindi covered. Other naman, nagbabayad ng extra para makover pati yung pre-existing. Lalo na kung ang kumpanya, ang dami nilang empleyado, kuminsan nakapag-negotiate sila ng ganyan. Pero generally, sa short-term insurance, pre-existing hindi covered. Ano sila? Inflexible and non-transferable. Well, kahit na long-term, hindi din na-transfer, pero yun nga, basta card mo lang yun. Hindi na nabibigyan ng benefit ang iba. Reinstatement is limited only to 30 days. No? Kapag nag-lapse na, 30 days lang ang reinstatement. Anong ibig sabihin? Kasi pag nagpa-reinstate ka, parang bagong policy yun. Anong ibig sabihin? O yung pre-existing, hindi na naman nila i-cover. Kaya mas mabuti na tuloy-tuloy iyan. O kaya naman, yung kumpanya naman ang palaging nagre-renew nito. No? Dati doon sa Pilipinas, ganun din ang ginagawa natin. Kaya renewal din kami doon sa aming mga anak. Access to non-accredited physician and medical network is not covered. Usually, dito, kung traditional lang, hindi kuno-cover kapag nagpatingin ka sa iba, nagpa-hospital ka sa iba. Although dito, ang insurance natin, kahit na sa Pilipinas, covered ka, basta dadalhin mo yung resibo, 80% nga lang ang kanilang i-reimburse. You know? Access to outpatient medicines and cosmetic treatment not covered. Sa Pilipinas, lalo na dito, doon sa Pilipinas, yung short term, kapag outpatient ka, ikaw ang bibili ng sarili mong gamot. So, ibig sabihin, kapag ka nagpatingin ka sa hospital, for example, sa doktor, hindi kasama yung gamot na binigay sa'yo, pag nirisitahan ka niya, bibilin mo pa din. Eh, bakit pa ako nagbayad doon kung ang gamot pala hindi ko naman kasama? Eh, kasi outpatient yun. Kapag ka ikaw yung na-confine, yun, kasama na yung mga gamot. Kaya, medyo mahirap pa din. Hindi katulad dito yung insurance natin, kahit short term, lahat ng gamot kasama, no?
continuous yearly payment term. Ibig sabihin, kung gusto mo makover next year ulit, magbayad ka. Sa susunod na taon, magbayad ka. Kung ayaw mo na, o di wala, hindi ka makukover, di ba? So para tuloy-tuloy ang coverage, kinakailangan tuloy-tuloy din ang iyong bayad. Yun nga yung ayaw natin, yung tuloy-tuloy yung bayad eh. And then, anxious, worrisome, insecure healthcare status after employment or during retirement period. Yun yung dinidiscuss natin kanina. Mahirap. Paano kapag ka nag-resign ako? Paano kung nag-retire na ako? So, yun yung pagkakaiba ng short term. Kaya, ano ginawa natin? Ang gawa natin, ang ating sinasabi dito sa atin sa IMG, kapag ka gusto mo na mayroon ka pang protection later on, ay dapat kumuha ka ng long term, di ba? So may short term ka ngayon kasi kailangan mo siya, pero later on dapat kumuha ka din. Pero kailan mo 'yon ipi-prepare? Kapag 60 ka na. Syempre, ngayong bata ka, kumuha ka. Bakit? Kasi ngayon yung time na ikaw ay may kapasidad para magbayad ng iyong long term. Ito yung time na yung short term mo, kinukover pa ng iyong employer. So habang yung employer nagbabayad ng short term mo, walang problema, yung long term mo naman ipiprepare na. Bakit? Kanino bang responsibility yon? Ay dapat sa atin. Di ba? So para makuha natin yan, abay, welcome to Kaiser. Diba? So, ang short term kanina, tinignan na natin. Edi sabi natin, eh dito sa inyo dito, mayroon ba kayong opportunity para magkaroon tayo ng long term? So, kapartner natin ng Kaiser dyan. Diba? At syempre, dahil kapartner natin ng Kaiser, ang ating ambassador sa Kaiser ngayon, si Miss Sharon Cuneta. No? Kung si Miss Sharon Cuneta nga, napakayaman. Aba ini-endorse niya na dapat lahat tayo magkaroon ng long term. Bakit? Kasi kahit siya mayaman, dahil hindi masyadong liquid, karamihan sa kanyang investment ay nasa long term investment, kapag ka nagkaroon ng opportunity o kaya ng emergency para ma-hospital ka, ma-confine ka, anong nangyayari? O di yung bayaran sa hospital, hindi ka agad mababayaran. Kasi syempre, sila mayayaman din. So, saan sila magpapakonfine? Doon sa pinakamamahal ng mga hospital. O, ibig sabihin, mahal din yung bayaran. So, anong kailangan? O, magbibenta ka muna ng mga property. Eh, kailan mabibenta yun? Di ba? So, sinasabi ni Sharon, abay, kung may opportunity na may, ngayon pa lang, kumuha ka na ng long term. At ano nga itong long term? Eh, di syempre, yung long term ng Kaiser. Pero, ang itatanong nyo sa akin, eh, Tito, yeah, yung palaging tinatanong ay no. Yung long term na pinag-uusapan natin ay yung hospital o yung HMO na inyong dinidiscuss. Gaano na ba katagal yan? At dahil sa matagal na siya, tatagal pa ba yan at hihintayin kami hanggang sa aming pagtanda para naman hindi mawawala? Kasi karamihan nga naman ng ating mga pinaghandaan dati, may mga experience tayo diyan na bayad ka ng bayad, kapag kagagamitin mo na, nawawala na. So, para magkaroon tayo ng peace of mind, yun bang certainty, ay pinapakita natin na yung Kaiser Healthcare Incorporated ay medyo matagal-tagal na din kasi 2004 pa siya na register sa Security and Exchange Commission. O kung 2004, ngayon ay 20 na, so mga 16 years na siya, di ba? Hindi pa ganong katagalan. Pero kung tumagal siya ng 16 years, abay medyo okay na. Bakit? Eh kasi sabi natin, ang mga bagong kumpanya, sa limang taon yan, maaring 8 o 7 nalugi na. Ay 16 na. Doon lumagpas na siya sa 5. Sa susunod na 5, yung matitira, abay malulugi pa din. O 10, ibig sabihin 10 years o 16 na. So, naka
lagpas na siya doon sa mga critical period kung saan sinusubok kung gaano katatag isang kumpanya. So, sabi natin, 16 na siya ngayon. Abutan pa ba siya ng 16 at 16 pa? Siyempre naman, naniniwala tayo doon. Alam po ninyo, under the Security Exchange Commission, ang isang korporasyon ay binibigyan ng batas ng 50 years to exist. Ibig sabihin, ang unang lifespan niyan ay 50 o 50 years, no? 50 taon. Ngayon, kapag siya ay nakatapos ng 5 taon, pwede ulit siyang magpa-renew ng kanyang registration for another 50 years, ba? Ibig sabihin, isang korporasyon pala pwedeng tumagal ng sobra 1 taon. Ay oo naman, di ba? So, ibig sabihin, kapag ka-okay yung kumpanya, tatagal talaga yon. At para maipakita sa atin na seryoso itong Kaiser International Healthcare, sabi yung iba, pwede kang magkaroon ng HMO, 60 million lang, di ba? Pero para makita natin na seryoso sila, 160 million ng kanilang naging kapital sa una pa lang. Ngayon, itong mga kumpanya habang lumalaki yan, ay binabantayan yan no yung isa pang regulatory agency ng gobyerno. At ano yon? Ang Insurance Commission. Ang ibig sabihin, ito palang Kaiser, abay may Security Exchange Commission na nagmo-monitor, I know. Pero mayroon pang isa and more powerful than the other, yung Insurance Commission. Kasi pwede din silang magpasara. Pwede din silang inilang i-take over ang kumpanya kung nakikita nila na hindi na maganda yung pamamalakad, mababankrupt na, hindi sumusunod sa pamantayan o kaya yung structure. Ibig sabihin, for example, nagsimula kang 160, dapat in 3 years, maging 160 yan. Eh tayo, simula pa lang, 160 na. So, kapag kayo tumakbo nung medyo matagal-tagal pa, dapat yung iyong net worth palaging tumataas. Kasi yung net worth na yung kinakailangan matustusan ang lahat ng iyong pagkakautang. So, every time na nagbayad ka ng iyong premium sa Kaiser, utang yung ng Kaiser yon. At yung utang na yon, dapat mayroon ding equivalent na reserve. O ibig sabihin, ito yung kanilang investment na pangbayad doon. So, yung investment na yon ay palaging magkabangga. Kapag ka at one time, yung iyong liability tumaas kaysa sa asset o kaya naman yung reserve ng kumpanya, abay, wawarningan ka kagad ng Insurance Commission. O dagdagan mo na yung reserve mo. Kapag hindi mo dinagdagan yan, eh ipapastop namin ang iyong operation. Di ba? So, palaging ganyan. Ngayon, kapag ka magandang operation ng company, palaging yung reserve niya is mas malaki palagi kaysa sa kanyang liability. And in addition pa dyan, syempre, ang dahil HMO nga siya, so, minamanage din, o kaya naman, binabantayan din ang Kaiser ng Department of Health. So, Department of Health, Insurance Commission, and Security Exchange Commission. Yan yung mga malalaking government agency kung saan binigyan ng kapangyarihan ng ating gobyerno na i-monitor at bantayan ang mga kumpanyang katulad ng HMO para protektahan ang interes ng publiko. And syempre, ang ating President and Medical Director dito ay si Dr. Leah Uy Yolo, and isa siyang outstanding doctor sa UST. And syempre, para ikaw ay maging Vice President ng umbrella organization ng lahat ng mga HMO sa Pilipinas, ay ibig sabihin ang tao ay ang kanyang qualification ay kahit na yung kanyang mga kasamahan ay nire-respeto. Diba? Si Doktora Leah Uy Yolo ang siyang Vice President ng Association of HMO in the Philippines.
So ano ngayon ang ginagawa natin? Sabi natin, other than HMO plan na short term, itong Kaiser International ay nagkaroon ng isang product. And kung titingnan mo, 15 years or 16 years ago, sila pa lang yung una na nagbigay ng product na ito. Ano? Yung tinatawag nating long term. Noong una, ang kanilang unang benenta o kaya naman ay prepare para sa public ay yung tinatawag natin na premium healthcare builder plan. You know? Yung premium na yon 5 years to pay, 15 years maturity. So kaya that's why may mga member na nag-avail noon na pwede nang kumuha ng kanilang mga maturity ngayon kasi 15 years lang ata nung na in the beginning yon. And then after that, pinalitan nila yung premium healthcare builder plan. Ang kanilang binigay ay yung tinatawag natin na Ultimate Kaiser Health Builder. So ngayon, ang bagong product na siyang available sa atin para sa long term is yung tinatawag nating Ultimate, na? Ito na yung Ultimate. Parang ito na yung kabuuan, di ba, ng Kaiser Healthcare Builder. Ano yung ibig sabihin ito? Ito is long term kung saan ang tawag natin is 7-13, no? 7 years to pay, 13 years waiting period, o kaya naman yung 30 years kung saan pwede mo nang magamit ang iyong healthcare using the full benefit feature. O kaya naman tawag ko nga dito is 7-20, 7 years to pay, 20 years maturity. Ano naman ang ginagawa nito? Eh syempre, habang ikaw ay nagtatrabaho, kung 7 taon ka pang makakapagtrabaho, di habang nagtatrabaho ka, bayad ka ng bayad, no? Ang iyong healthcare, eh dito mo muna kinukuha sa iyong short term. At kapag nabayaran mo na, o di anytime na mawalan ka ng trabaho, hindi ka na kinakabahan. Eh paano kapag ka ako ay bigla na lamang nagkasakit? Anong mangyayari? Di ba? So, gusto ba nating malaman kung ano ang konsepto? Konsepto, alam mo na, no? Kung ano ang ating magiging benepisyo kapag ka tayo ay kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder Plan. Diba? Ano ang makapapala ko niyan, Tito? Sabi nga natin, yung konsepto, habang ikay nagtatrabaho at yung iyong employer ay nagbibigay pa sa iyo ng libreng short-term healthcare, ay ngayon mo ipiprepare yung iyong long-term para naman kapag ikay wala ng trabaho, kapag ikay nag-retire na, kapag ikaw ay nawalan ng trabaho kasi na-terminate ka, yung iyong mga nararamdaman sa katawan, eh pwede mo kaagad mapatingnan para hindi na ito lumaki. At kung sakali naman na wala kang ginamit for the whole year or the whole years, ma, ibig sabihin hanggang nag-mature, abay, may malaki kang fund para sa iyong healthcare requirement later on. Kasi alam nyo naman ngayon, kapag ka medyo matanda na, at dinala ka sa hospital, medyo malala-lala yung iyong sakit, ay kailangan mo talaga yung milyon. Ma? Milyon para ikaw ay magamot. So, kung hindi ka nag-prepare, abay, saan mo hahagilapin? Sabi nga natin, saan kamay ng Diyos mo hahagilapin ang 1 milyon para ka malapatan ng angkop na lunas sa iyong sakit na dinaramdam. So, ngayon, palakpakan natin ang ating Ultimate Kaiser Healthcare Builder. Paano po yun? At ano ang mga benefit niya? Para maging clear para sa atin, magdi-discuss tayo ng isang plan. Di ba? So, isa sa mga plan na pinakamaganda sa aming paningin, hindi gaanong malaki, hindi gaanong maliit, is yung K100. Although, under sa plan ng ating, sa plan, which later on, ipapakita ko naman sa inyo,
eh pwede tayong magsimula sa pinakamaliit na plan, ang tawag natin yan is yung K45 plan, hanggang sa 1 million. So ikaw ang mamimili, ano yung kaya ng resources mo? At gaano ba kalaking benefit ang gusto mo? Gusto mo ba na talagang executive na executive ang dating mo kapag ka ikaw ay nagkasakit? Na imbis na mag-staycation ka doon sa mga hotel, ay doon ka sa pinaka-executive ward, no, ng hospital mag-stay? Eh, maganda nga naman kapag ka ikaw ay sa hospital nag-staycation, ay no. Kasi maganda na yung iyong room, abay, ang nagbabantay sa'yo, nurses sa ka-doktor. Kasi kapag ka ikaw ay pumunta sa mga executive hotel, na sa rooms ng mga hotel, abay, bellboy lang ang babati sa'yo doon, di ba? Wala man lang kukuha ng iyong temperature, ay dito, ha? Ay marami kang kwan. So, mas maganda kapag nag-staycation ka, doon ka sa executive room ng mga hospital. Now, sabi natin, plan K100 ang kukunin natin. Dahil HMO ito, ang sinisingil sa iyo ay considered membership fees. So magkano ang membership fee kapag ka ang kinuha mo is K100? Ang membership fee niyan is 58,821. Discounted na yan, ha? Discounted na yan. Ibig sabihin, kung gusto mong mas mahal, ay magbayad ka ng monthly, quarterly, or semi-annual. Pero kung gusto mong makamura, 58,821 lang, K100 na yan. Sa K100, dahil sabi nga natin, 7 years to pay ito, 20 years maturity, or 7 years plus 13 waiting period, ibig sabihin, 7 taon pala tayong magbabayad niyan, Tito. Yes. Kaya ang total membership fee na pwede nating bayaran, o kaya naman, required nating bayaran, ma, yun, 58,821 times 7 years equals 411,750. So yun yung contract price natin. O ngayon, Tito, kung kumuha na ako ng ganyan, 58,821, di ba? Yun yung ating kukunin. Ano naman yung mga benefits na makukuha ko diyan? Okay? Siyempre, para mas madali natin itong maintindihan, hahatiin natin yung discussion ng benefit sa dalawang parte. Ang una, yung first 7 years, at yung pangalawa ay yung remaining 13 years para mabuo yung 20 years. Aba, Tito, yan palang iyong tinatalakay. Sa unang 7 taon, may benefit na kagad habang ako'y nagbabayad. Oo naman, di ba? Kasi remember, para ikaw ay makakuha ng pinakamaganda na healthcare, ang palaging paliwanag at habilin sa atin ng IMG ay ating tandaan ang 4, di ba? Kapag kumuha ka ng healthcare, abay, dapat may short term yan. Para kung emergency, kailangan mo magpa-hospital, abay, yung magagamit mo kaagad yung iyong policy. O, dapat may long term yan. Para kapag kayo nagbabayad, itong iyong binabayad, hindi nawawala, kundi nag-a-accumulate. Ano pa? Abay, kapag ikaw hindi napa-hospital, pero ikaw naman namatay, oy, mayroon pang makukuha ang iyong pamilya kasi may insurance din siya. And then yung pang-apat, sabi niya, kapag ikay namatay, hindi namatay, hindi na pag-hospital, pag nag-mature ang iyong policy, abay, investment pa din siya kasi yung pera pala na una mong pinaguhulog doon sa iyong pagbabayad ng membership fee, pinapatubuan pala yan ng Kaiser para pag dumating yung time na nag-mature, malaki na ang iyong perang ininvest sa kanila. Diba? Abay, para pwede pa palang investment. O yan. So, yun yung dahilan kung bakit sa 7 years pa lang, meron na kaagad na benefit yung ating plan. Ay, no? So, itong mangyayari ngayon. Ang una nating pag-uusapan ay yung first 7 years. Ayan. O, so, anong mga benefit mo kapag ka first 7 years? Isa-isahin natin. Una,
meron kang annual physical examination benefit. Yeah? Ang ibig sabihin yan, sa buong 7 taon, kung saan ikaw ay nagbabayad ng iyong membership fee taon-taon, pagkatapos mong magbayad ng 1 taon, meron kang unang benefit na makukuha. Ano po yon? Physical examination benefits. At katulad nga ng sinasabi natin, physical, once a year, wala pong bayad yan. Benefit nga eh. Ano naman ginagawa sa physical examination? Abay, kukuhanan ka dyan ng CBC, di ba? Blood counts. Abay, ang iyong urinalysis dyan ay libre, di ba? Ang stool analysis dyan ay libre, di ba? Mayroon kang one chest x-ray para makita kung lumalaki ba yung puso mo, di ba? Pag malaki yung puso mo, ibig sabihin, ikaw ay palabigay. Pero kapag ka ni-x-ray ka at lumaki yung puso mo, ay nako, may sakit ka. Di ba? Oh, kaya nakikita yung lungs mo. Yeah? Katulad din diniscuss natin kanina, kapag ka pala maraming mga mucus-mucus o plema dyan sa loob ng iyong lungs, ay nahihirapan kang huminga kasi nga ay wala nang yung vacuum na lalagyan ng hangin, ay nawawala pala, di ba? So, kailangan ini-x-ray yan. No, yan. Libre na yung x-ray mo. At kapag kayo 35 years and above, abay pwede pa yung ECG para malaman kung yung iyong puso ay hindi papagod. Ano ba? O kaya naman kapag pagod, baka mamaya ay pwedeng papahingahin. Pwede bang papahingahin yung puso? Di ba? Eh kasi kung minsan, ay nahihirapan dahil nga kapag kayo ay masyadong mataba, di ba? Masyado kang malaki yung katawan mo, dapat maraming dugo na dadaan dun sa iyong katawan, ay dahil sa ikaw ay napakalaki at mataba, ay dalawang beses ang ginagawang bomba ng iyong puso. So nahihirapan, mabuti nga hindi nagre-reklamo, baka mamaya bigla yung puso ninyo ay nag-rally, nag-reklamo yan. Bigla na lamang mag-declare ng non-working holiday. Oh, nako, patay. Non-working holiday ang mangyari sa puso ninyo. So yan, lahat ay libre. Di ba? Bakit? Para makita mo kung ang iyong kalusugan ay okay pa. Kapag ka may problema, anong gagawin? Di ba nagtatrabaho ka pa naman? Kapag ka may problema, dalhin mo ngayon itong result ng ating annual physical checkup dito sa Saudi Arabia, kung nandito ka nagtatrabaho, ipatingin mo sa ating mga doktor dahil binabayaran naman yun ng ating insurance, o di dito ka magpagamot, di ba? So, nakatipid ka. Yung ating libre na physical examination benefit, nagamit mo ngayon para ma-prevent, no? Maaga pa lang ay ma-prevent na yung mga maliliit na mga sakit na maaring maging dahilan para magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng mas malala pang sakit. Pangalawa, dental health benefit. Aba, hindi lang pala healthcare ang available sa atin. May dental pa, di ba? So dati, pagka pinalinis mo yung ipin, ay nagbabayad ka pa. Ngayon, pagka umuwi ka dito ka sa Saudi Arabia, umuwi ka, magpalinis ka ng ipin, di ba? Nako, libre na, di ba? May bayad ba yun? Wala, nga ay libre. Di na deduct ba yun sa aking binayad kapag nagbayad ako ng 58,821? Hindi din, di ba? Oh, eh paano kung masakit ang ipin mo? Kailangang bunutin. Oh, basta simple extraction lang. Libre din, di ba? Eh ilang ipin ang pwedeng ipabunot ng libre? Naku, wala pong limit. Hanggat may nabubunot diyan sa iyong mga ipin, basta hindi lang mahirap bunutin, ay bubunutin lang, di ba? Huwag lang yung medyo delikado na bunutan na kinakailangan palagariin, paghiwalayin yung ipin sa kabubunutin, iyon, may bayad yun. May bayad yung paglagari o kaya pagpapaluwag ng ipin, pero yung pagbunot, free na yun. Di ba?
O kaya naman may mga adjustment doon sa mga crown ninyo, sa inyong mga denture. Yung mga maliliit na yan, pwede nang libre yan. And syempre, yung check-up. Yung check-up ng dentist ay walang limit. Ha? Kahit na araw-araw ka magpa-check-up doon sa dentist mo, free yun. Ba? Yun nga lang, check-up lang yung free. Ang mga mga services services later on eh may bayad. Now, ito sumunod. Ito maganda. Kapag ka ikaw ay nagbayad na ng 7 taon, in-expect natin na hindi mo gagamitin sa first 7 years mo na yung iyong healthcare. Bakit? Ay hindi ba yung konsepto nito, eh, gamitin mo muna yung short term mo. Kasi nga, ito ay para sa long term. Eh, pag ginamit mo na ngayon yan, edi mawawala na. Di ba? Pero, yun, sakali na hindi maiiwasan, dahil nagbakasyon ka, for example, sa Pilipinas, ay medyo miss na miss mo na yung mga pagkain doon sa Pilipinas na hindi mo nakakain dito, di ba? Katulad nung, for example, parang nagki-craving ka nung talaba. Alam po ninyo yung iba, yung talaba kapag ka hindi maayos at hindi ka sanay kumain niya, kapag kay kumain niya, nabay, pwede kang mag-LBM o kaya naman ay talagang ma-hospital ka. Eh, emergency, na-hospital ka. Kapag ka, di ba? Kapag ka, iyan ay nangyari sa'yo. At tutulog ka sa hospital, ay pwede mong magamit itong iyong K100 Ultimate Kaiser Healthcare Builder Policy. Di ba? Ang ibig sabihin, basta ikaw ay nagpa-hospital na hindi pre-existing ang iyong sakit, hindi ka manganganak, ha? At ikaw ay matutulog doon sa hospital at yung hospital na iyong pagkukonfinan o kaya doon ka na-confine ay member ng ating network o kaya naman ang tawag natin is accredited hospital. Abay, may limit ka na 60,000 every year for 7 years. At ang iyong room, ha? Dapat mga 1,000 yun. Eh, medyo okay-okay na din yun sa K100. Di ba? Hindi gaanong kamahalan, pero 1,000 na room, eh, siguro medyo nakakahinga ka din ng konti. Pero kung gusto mo, mas malaking room, ay wala namang problema. Yun nga lang yung 1,000 lang, yung i-cover ng Kaiser, yung 500, o kaya naman, yung sobra pa doon, ikaw na yung magbabayad. Remember, ha? Yung annual benefit limit mo at K100 hanggang 60,000 per annum lang. Siyempre, kapag ka mababa dyan, mga 50,000 lang yon, o kaya naman pag tumaas, nagtataas din siya. Maaaring 75,000, mayroong 100,000. Depende kung mas mataas yung iyong plan. And, siyempre, yung iba pang mga benefit na kasama diyan, ay ma-avail mo din. Katulad, for example, ng mga discount sa paggamit ng OR, paggamit ng ER, paggamit ng mga doktor. Siyempre, member ka kasi ng HMO, eh, kaya binibigyan ka ng iba pang mga benefit na pwede kang makabawas sa iyong mga bill. Di ba? So, yan yung ating makukuha. Now, so, yun ang kinocover natin. Ang tanong natin kanina, mayroon bang short term yan? Yes, mayroong short term. Hindi lang short term, may free pa, di ba? Short term yung basta nakabayad ka ng 1 taon, pwede ka nang magpa-hospital. Pero ngayon, limited to 60,000. Pero yung 60,000, ibabawas din siyempre yung PhilHealth kung may PhilHealth ka. No? And generally, kapag ka HMO ang pinag-uusapan natin, ang PhilHealth dyan is mandatory. Now, ang susunod, mayroon ba iyang insurance? Oh yes! May insurance po yan. At hindi lang basta-basta insurance. Meron kang 4 ways insurance. 4 ways ha? 4 ways. Una, meron tayong tinatawag na term insurance. Anong sinutuwag na term insurance?
pag patay, insured ka. Di ba? Pag namatay ang policyholder. Now, ganito. Eh, paano dito kung ako ay namatay on the first 7 years? So, meron tayong patay 7 years, yung isa naman, remaining 7 niya. Kapag ka ang policyholder namatay, namatay, within the 7 years, kung magkano man ang kanyang insurance, babawas doon kung ano man ang kanyang hindi pa nababayaran o natapos na bayaran doon sa first 7 years membership fee. For example, ehemplo, ang ating policyholder, 6 na taon na na nagbayad ng kanyang membership fee per annum. Eh bigla siyang nag-stop huminga. O hindi namatay, nag-stop huminga eh. Di ba? So magkano yung insurance kapag ka K100? Ang standard insurance kapag K100 is 450,000. Ba? 450,000. Alam mo niya kung paano yung computation. Kasi baka mamaya wala ka kung tinatanong, magkano ba bang insurance yan kapag K100? Madali lang yung computation. Yung K100, 100 ang long-term healthcare benefit yun, so may 100. And then dadagdag mo yung 85% ng kanyang contract price. So ang contract price natin dito is 411,750 times 85%, 350 yan. Saka 100, pag sinama mo, 450. Iyon yung cover ng insurance. So ganun din ang gagawin mo kapag kay 45, may 45 ka dito. Kung magkano man yung 264,000, multiply mo yon ng 85%, pag sinama mo yon mga 202,000 siguro. Parang ganyan. Di ba? So, pagka nag-compute dyan ng kanyang insurance, yung 100,000, yung long-term healthcare benefit na 100, plus 85% ng 411,750, pag sinama mo yan, yun ang kanyang insurance, face ng insurance. So, kay 100, magkano insurance? 450. Ilang taon na siya nagbabayad? 6 years. So, ilang taon pang hindi na nabayaran? 1 taon. O, kapag ka ganito ang nangyari, anong mangyayari? Sa 450, ibabawas, for example, ang 58,000. So, gawin na lang natin na 60,000 na yung binawas. So, 450 minus 60,000, o magkano na lang yung natira? 390,000. O yung 390,000, ibibigay cash sa kanyang beneficiary. Patay ang policyholder eh. So, kita tinanggal, for example, yung 58,000 or yung 60,000. Saan dadalhin yung 60,000? Ipangbabayad doon sa iyong ultimate Kaiser health builder policy. So pag binayad yung 58,000 na pang-pitong bayad niya ng kayong membership, anong ibig sabihin yun? Fully paid na ngayon yung iyong ultimate Kaiser Health Builder policy. At dahil fully paid na, ipapamana ngayon sa iyong beneficiary. So ano-ano ang na-receive ng beneficiary kapag ka namatay ang policy holder sa first 7 years? O di siyempre, yung kanyang balance ng kanyang insurance proceed. At ano yung pangalawa? Yung fully paid healthcare policy. O ayaw mo pa niyan? Ang ganda na. Eh paano dito kung namatay? Eh pagkatapos na ng 7 years. O pagkatapos ng 7 years, eh yung buong 450,000 ibibigay na yun sa kanyang beneficiary. Eh paano dito yung kanyang policy? For example, hindi pa niya nagamit kasi hindi naman siya nagkasakit. Di ba? So generally, kapag tapos na yung 7 years, kung ano man yung value nung kanyang healthcare, iko-compute niya yun ng Kaiser yun in cash. And then, yung cash na yun, siyang ibabayad. So ano ngayon? Dalawang cash ang marireceive na yung beneficiary. Una, yung iyong cash doon sa insurance, at yung cash na cash value ng iyong healthcare policy. Diba? Kapag natapos ng 7 years. Ngayon,
Eh, paano dito kung na matay yung ating policyholder, wala pang 2 taon? Ah, yan. Magandang tanong, di ba? Bakit? Kasi under the insurance law sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na 2 years contestability. Yun din ang pinapairal natin sa insurance na rider ng ating Ultimate Kaiser Health Builder Policy. Kung ang policyholder namatay, di ba? Namatay on the first 2 years, di ba? Ibig sabihin, either ipangalawang taon, wala pang 1 taon, o wala pang 2 taon, anong gagawin? Abay, papaimbestigahan kung ano yung kanyang kamatayan. Kasi kung ang cost ng kanyang kamatayan ay pre-existing na sakit at hindi niya ito dineklara sa kanyang application, hindi inaproban, maaring magprotesta ang Kaiser para bayaran yung kanyang insurance. O ayaw naman natin yun, di ba? Kaya kapag ka tayo nag-advise sa ating mga policy, mga kliyente natin o tayo mismo, check natin kung ano yung, kung may mga sakit tayo na alam naman natin kung ba, nagtitake ka ng iyong maintenance, i-declare natin para at least alam nung underwriter nung Kaiser kung ano yung healthcare status natin para kung sakali man na inaproban yun at yun ang reason kung bakit tayo natigok, hindi makapag-protesta yung Kaiser kasi, abay, kasalanan na nila yon. Sinabi naman natin, inaproban pa din nila. Pero pagkatapos ng 2 years, kahit na sinungaling ka pa, nagsinungaling ka, doon sa pag, basta pagkatapos ng 2 years, hindi na iniimbestigahan. Ito pa yung isa. Kapag ka tayo, pa-default, ibig sabihin, bayad ka ngayon, kalima naman ulit, so magre-reinstate ka. Every time na magre-reinstate ka, nako, magsisimula na naman ulit yung tinatawag nating contestability period. O for example, 3 taon ka na nakapagbayad, tapos na sana yung contestability. Kinalimutan mo, napaso at nag-inactive ulit yung iyong policy, magpare-reinstate ka ulit. Kahit na in-reinstate, nabayaran mo yung mga hindi mo nabayaran, reinstate to redate, wala pa din yun. Magsisimula pa din. Doon sa re-reinstate, ang tinatawag nating panibagong count ng iyong contestability period. Kaya mahirap din yung paputol-putol ang iyong bayad. Kasi sayang, baka mamaya doon sa pangalawang re-reinstatement, doon ka kinuha ng Panginoon, edi magkakaroon pa ng opportunity yung Kaiser na mag-raise ng kanilang protest o kaya contest, di ba? Iko-contest pa nila yung iyong insurance. Now, paano kung ang reason ng death ay nagpakamatay? Kapag nagpakamatay, walang makukuha. Siyempre, walang insurance kasi hindi covered nung insurance dito no, ang pagpapakamatay. Anong makukuha niya? Baliktaya. Ibig sabihin, kung ano man ang kanyang mga hinulog, ibabalik na lang nung Kaiser. Kasi nga, wala naman sa insurance eh. Di ba? Ayun, anong sumunod? Paano kung yung ating policyholder namatay pero aksidente ang cost ng kanyang pagkamatay? Yun ang pinakamaganda. Di ba? Hindi ko sinasabing maganda dahil na-aksidente siya, no? Di ba? Siyempre, ayaw naman nating ma-aksidente tayo. Pero sa Kaiser, kapag accident, double your money. Di ba? Double ang policy. So kung 450 yan, di ba? Dahil sa ikaw ay nabangga nung di ba? Pison. Na pison pa yung nakabangga sa iyo. Di ba? Considered as accident yun. Di ba? Nabangga ka nung pison. Yung 450 times 2, 900 na. Di ba? At least kahit na ikaw ay nadaganan ng pison, okay lang. Kasi may 900,000 naman ang iyong pamilya. Bakit? Times 2 nga kapag ka ikaw ay na-aksidente. Kaya sa mga members natin, doon sa ating mga
kliyente, di ba? Kung gusto niyong ma-maximize ang inyong insurance, ay very simple lang. Pag namatay, siguradong accident. O bahala na kayo kung anong accident ang inyong gagawin. Ay, no? Ay paano kung ikaw'y na-accidente dito, eh hindi ka naman namatay, ha? Mayroon ka lang mga naputulan ng kamay, naputulan ng paa. Abay, syempre, may dismemberment insurance din tayo. Ibig sabihin, kapag ka hindi namatay, pero naputulan, di ba? O kaya naman, may mga nasira doon sa parte ng ating katawan at hindi na natin magagamit iyon, ay syempre, mayroon din yung kaukulang porsyento. Kapag ka isang kamay ang naputol, 50% yun sa insurance ang makiklaim. Kapag dalawang kamay, 100%, so 450 pa din ang makukuha. Kapag isang paa ang naputol, 50%, di ba? Pero kung dalawang paa yung naputol, abay, 100% na yun, di ba? So ganyan, mayroon din tayong insurance para sa dismemberment. O kaya naman, ikaw ay na-aksidente. Tapos, ikaw ay permanent and total disabled na. Anong ibig sabihin? Hindi ka na makapagtrabaho. Eh, per 7 years, hindi mo pa natapos bayaran yung iyong membership fee ng 7 taon. 6 na taon pa lang. Alam po ba ninyo, yung 1 taon na natitira dahil hindi ka na nga makapagtrabaho, paano mo pa yan mabayaran? I-waive na yan nung Kaiser. Parang fully paid ka na rin. At dahil fully paid ka na, hindi ka na nagbayad, eh syempre, pag natapos yung 7 taon, kahit na hindi ka na nagbayad doon, eh pwede mo nang magamit yung full feature ng iyong healthcare doon sa Kaiser. Pero yun nga, kapag ka total and permanent disabled ka na. Diba? And then ano pa susunod? Ah, kapag ka ikaw ay so mayroon na tayong term, mayroon na tayong accident, waived ng premium, and then yung installment sa debt na kuha na din natin yan. So ibig sabihin, may insurance pa pala tayo. And then ang pinakamaganda dito, isa pang feature nitong ultimate Kaiser Health Builder Plan, ay pwede din nating magamit as family assistance. Pero hindi ito benefit, ito ay parang pagbibigay ng credit sa iyo ng Kaiser para ikaw ay tulungan. For example, ikaw yung may card, yung iyong nanay, yung iyong anak, ay wala pa, pero na-hospital, di ba? So, ini-expect mo na medyo malaki-laki yung inyong mga babayaran para bigyan siya ng magandang servisyo doon sa hospital, ihingi mo kung pwede na family assistance na gamitin mo na pansamantala yung iyong card. So kapag ka ganun, pag in-approve yung Kaiser yon, ibig sabihin, bibigyan tayo ng letter of authorization para doon sa hospital, tatanggapin ng hospital na ang Kaiser ang kanilang ibibil doon sa bill nung hospital kahit na hindi sa kanyang pangalan. Kasi nga, nagsulat ng authorization yung Kaiser. Eh, no? And then, kapag ka bayaran, pwede mong ikaw na din magbayad pa hindi ma-charge sa'yo. O kaya pabayaan mong i-bill nila doon sa Kaiser at sa Kaiser ka na lang magbayad. And in that case, di syempre, medyo nakatipid kayo kasi may mga discount tayo doon. O kaya naman, medyo mas maganda yung ating treatment kasi member ka ng HMO. Alam mo naman, kapag ka wala tayong kakilala doon sa hospital, medyo mahirap ka makipag-communicate sa kanila. Diba? So, yan yung benefit mo for the first 7 years. Ha? Ang tawag natin dyan is paying period o kaya naman accumulation period. Now, paano kung extended period na, Tito? Ibig sabihin, natapos ko ng bayaran yung 7 taon. Ayan. O, dito na tayo. Pag natapos ng bayaran ng 7 taon, dito na ngayon papasok ang lahat ng iyong benefit. Ang problema lang ay, syempre, 7 taon kang nagbayad,
papasok ng lahat ng mga benefit, magbabago ang iyong medical limit, di ba? Ay ano yung pagbabago? Ayan yun yung ating i-discuss. First day ng ika-8 year, wala na yung 60,000 na pinoprovide for the first 7 years. Di ba? Ang kagandahan lang dito is that pera mo na ito. Di ba? Wala na dito yung kailangan inpatient lang. Kailangan hindi panganganak. Kailangan hindi pre-existing. Di ba? Lahat ng iyong sakit covered na. Pero ang computation ng iyong limit ay hinahati sa dalawa. Okay? Ano yung unang computation? Ang unang computation is that for your long-term healthcare, in our case, for example, is K100, ang long-term healthcare benefit niyan is 100,000. Ang ibig sabihin, kapag ka natapos yung iyong, pag nag-mature ang iyong policy, ang 100,000 na cash, ready na, guaranteed. Ha? So, yung guarantee na yon, ang 10% niyon, kukunin natin. At yun yung gawin nating limit every year. O, ibig sabihin, 13 years ang natitira, di ba? Kasi 7 years, 13 years para mabuo yung 20. Sa first day ng 8th year, may kroon ka ng 10% of your long-term healthcare, mayroon kang 10,000. Di ba? So, kapag ka mayroon kang 10,000 diyan, ibig sabihin, ang first limit mo pala doon sa first computation, 10,000 muna. Pero dito, wala na tayong limit. Ano man yung sakit mo, basta hanggang 10,000 lang muna yung sagot nung Kaiser. Tito, liit naman nun. Liit lang naman yung kinuha natin. Kay 100 lang eh. Di ba? Pero dito, masakit ang ipin mo. Pwede ka magpa-hospital. Sakit ulo mo. Pwede kang mag-hospital. Dumating ka sa hospital, ang tinitiyo ay check-up. Ay naku, madali lang yan. Kan dito, ano yun? Wala naman ikaw ibang sakit. Siguro, nalipasan ka lang ng tulog. No? Nalipasan ng tulog kaya sumakit yung ulo mo. Ha? O, panadol ka lang muna. Di ba? So, panadol, 300 pesos plus consultation na 300 pesos, 600 ang bill mo. O, sinong magbabayad ng 600? Nako, may 10,000 ka na doon. O, di, sobra-sobra pa yung 10,000 mo na limit. Ibig sabihin, yung 600 mo, hindi mo na babayaran. Minus na lang doon sa 10,000. O, di ba kagandahan? Pero kung wala kang Kaiser, sakit yung ulo mo, pupunta ka ba sa hospital? Kung 300 lang yung laman ng pera mo, magta-taxi ka pa doon, 300 na yung taxi. Mas pagdating mo doon, wala ka ng pambayad sa doktor, di ba? Pero dito, dahil nga meron ka ng binili dati, may 10,000 ka, okay na din, di ba? Pwedeng doktor lang ang babayaran, yung consultation fee, yung gamot lang, o pwedeng pag nagpa-hospital ka, natulog ka sa hospital na isang gabi, 5,000 ang bill mo, o hindi ka pa din magbabayad kasi may 10,000 ka doon. Yeah. Paano kung hindi mo nagamit yung 10,000? Sa susunod na taon, sa susunod na taon, may 10,000 ka ulit. Di ba? O di magiging 20,000 na yan. So sa susunod na taon, 20,000 na yung bill mo. Ha? Pero hindi lang 20,000. Bakit? Sabi kasi nung Kaiser, di ba yung 10,000 mo, iniwan mo sa amin. Hindi mo naman yung ginamit. Papatubuan natin yan ng pinakamaliit 33% at pinakamalaki 10%. Ibig sabihin, kung yung market at that time ay medyo mahirap talaga, ay di bibigyan kita minimum 3%. At least may pera mo, tumubo pa din. Pero kapag ka-okay naman yung market, bibigyan kita yung pinakamataas, 10%. Di ba? So, for purpose of our computation, kasi yun naman talaga yung ibibigay sa atin, guaranteed, kung hindi mo magamit itong iyong policy, 10%. So, 10,000, di ba? Multiplied by 10%, 1,000 yun. So, 10,000 plus 1,000 plus 10,000,
So ang iyong limit niyan sa second year, 21,000 na. O video, lumaki na ngayon, di ba? Eh, sa susunod na taon, hindi ka pa din nakagamit yung 21 mo. Eh, di may 10 ulit doon. At itong 21, papatubuan ulit natin ng maximum 10%. Di ba? So, 21,000 times 10% equals magkano? 2,100. So, 2,100 plus 21 plus 10,000, you have now 33,100. And it will continue to grow hanggat hindi mo siya kinukuha. It will grow for a minimum of 3 or maximum of 10. For purpose of our computation, it will be 10. So pagka hindi mo nagamit ito for 13 years, ang total cash niyan is equivalent to 269,750. Yun yung ating magiging total money when the 10,000 every year is having, growing at 10% per annum compounded annually. Eh paano kung hindi ako nakapagamit for the first for the last 13 years dito? Di ang 269,750 pwede mong kunin cash. Di ba? Kasi hindi ka naman nagpa-doktor. O di ikaw naman yung nag-ingat sa sarili mo para hindi ka ma-doktor, mapa-doktor. Ah, ginawa mo yung lahat. Laklak ka ng laklak ng antioxidant, di ba? Ng anti, ng anong tawag niyan? Mga mga nutritional pills na bibili natin. Tawag natin yung mga food supplement ba, di ba? Wag lang yung taho, hindi food, taho ba food supplement? Tanong natin 'yan mamaya kay tita Joanna, di ba? O ngayon, ang ibig kong sabihin, kapag ka hindi mo nagamit ang 269,750, ay pwede mo makuha cash later on, di ba? O ngayon, first computation pa 'yon. Second computation. Mayroon pang second computation. Oo naman, para at least alam mo kung magkano, more or less, ang magiging limit mo sa susunod na taon. Now, paano yung computation sa susunod na taon? Remember that on the first 7 years, nagbayad ka ng iyong membership fee at yung total na binayaran mo, if you are paying at 58,821, ang total na yan ng kanyang contract value is 411,750. Diba? Sino ang nangulekta noon? Yung Kaiser. Sabi niya, yung pera na binabayad mo sa akin, 58,821, habang hindi mo pala ginagamit, eh syempre, tutubo yan. Kung yung market, sabi niya, doon sa 7 taon, eh medyo mababa sa 6%. Eh pasensyahan na lang tayo. Ang una mong limit, 10,000 lang. Wala tayong dagdag. Pero kapag kayong market naman isumobra sa 6%, bibigyan kita maximum 10. Diba? So, pagka minimum sa 6, 7 taon yung pinag-usapan natin, ha? Kung ang tutubuin ko dyan, eh, wala pang 6%. Eh, para lang yan sa mga expenses para i-manage itong pera mo. Pero kung sakali ito ay tumaas, ha? Pagka sumobra sa 10, akin na yung sobra. 10 maximum na ibibigay ko sa'yo. Now, for a purpose of our computation, para maging medyo konserbatibo naman tayo, eh, sobra naman siguro sa 6% kasi 7 taon yun eh. 6% lang pinag-uusapan natin. Gawin na lang natin 8%. Diba? Huwag na gawang 10, 8 na lamang. So, 411,750 na contract value times 8%, ang total niyan is 32,981. Wow! Ang ibig kong sabihin, may 10,000 ako na limit dati, dadagdagan ngayon ng 32,981. Ang ibig sabihin, first day ng 8 years, pang 8 years, ang total ko ngayon na limit is 10,000 sa taas, 32,980 sa baba,
42,981. O pwede na pala akong magpa-hospital hanggang sa 42,981. Kasi yun yung aking limit. O, naintindihan natin? Second, yun, interest ng pera natin. Ibig sabihin, may growth ang pera natin kasi 7 taon yun na pinaipon natin at pinakatiwala doon sa Kaiser. Di ba? Ngayon, sabi nung Kaiser, pagkatapos ng 80 years, syempre, gagamitin na natin yung iyong benefit. O hindi ko na pwedeng ilalagay sa placement itong ating pera. Ilalagay na lang natin ito sa mas conservative na investment. Di ba? So gayon siguro, para hindi gaanong kalayuan doon sa binibigay ng bangko, diba? Kapag ka doon natin ito sa interest na lamang doon sa, for example, kanilang time deposit na lamang, di ba? Ay, mag-average na lang yan siguro ng mga 3% per annum. So, para nga average siya, hindi lalagpas sa 3%, bibigyan na lang tayo. For example, in our computation dito, siguro mga 2.89 lang siguro ito, ano, 11,793. Tapos mga 2.90. Ano, so, mag-average lang ng 3%. Every year yun, di ba? So, ano ngayon mangyayari? Di ba sa first year ng day ng 18th year, mayroon ka ng 32,081. Kapag hindi natin ito nagamit, sabi ulit ng Kaiser, minimum 3, maximum 10. For purpose of computation, dahil yun naman ang gusto nating ibigay sa inyo, 10. So, imumultiply natin ng 10% itong 32,981. Yung 10% yan, idadagdag natin dito. At yung interest ng ating contract price na naiwan sa kanya na 11,793, so ang total niyan maging 48,082. Di ba? So anong ibig sabihin yon? May 21 ka dun sa taas, may 48 ka dito. So ang second year limit mo, 69,972. Dati 60,000 lang, ngayon 69 na. O di may 64 ka na dito dun sa pangalawang computation. Sa susunod na taon, papatubuan ulit natin ito ng 10% plus yung 12,426 na nandoon nang galing sa 411,750. O di magiging 83 na yan. 83 dito sa baba, 46 na sa taas, 130 na. Abay, habang tumatagal pala, lumalaki yung ating limit. Bakit? Eh kasi standard yun, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito sa IMG, kapag ka ikaw ay nag-invest ng mas maaga, ay siyempre lumalaki ng lumalaki yung iyong pera. Ay ganun din ang prinsipyo na ginagamit natin sa Kaiser. Lumalaki ng lumalaki yung ating limit. So kung for example, naghintay ka pa ng pang 15 years bago ka nagpunta sa hospital, alam mo kung magkano na yung limit mo? About 353,000. Di ba? Maaring sa simula, halos 10,000 lang, yun lang yung nakikita mo. Pero pag dumami pala, pag lumaki tal, 353 lang. Eh paano kung mga 19 years na, ika 19 years ka ma-hospital, 635,000 na yan. In the same manner na itong amount na ito, na tubo ng 10% kasama yung annual interest ng ating pera na nandoon sa ating contract value, ang total niyan kapag natapos yung taon is 446,619. Ibig sabihin yung katulad din noon sa nauna, dahil hindi naman tayo nagpa-hospital for the years until maturity, o di makukuha natin cash ngayon ang 446,419. Kaya pag natapos yung isang tao, yung 20 years, ang total na cash na makukuha natin doon sa growth ng ating pera is 269,750 plus 446,419. Cash, makukuha natin yan. Bakit? Eh kasi hindi mo naman pinangbayad sa hospital, pinangbayad sa doktor. Eh. So, ibibigay na lang sa iyo.
eh paano, Tito, sabi niya, kung itong aking limit na 269,750 ang total, o kaya 416,449, eh, nagamit ko. Ibig sabihin, mula year 8 hanggang year 20, naging sakitin si Lolo. Di ba? At dahil naging sakitin si Lolo, abay yung kanyang limit, naubos na niya. Pag nag-mature ang policy, may marireceive pa ba yung ating policyholder? Answer, yes or no? Ang answer is, yes. Bakit? Sapagkat hindi ba sabi natin dito sa K100, ang long-term healthcare benefit nito at the maturity guaranteed is 100,000. Di ba? So may 100,000 ka na. Pangalawa, if during the first 7 years, doon sa 7 taon, kung saan nagbabayad pa lamang tayo ng membership, you never use your hospitalization benefit. Ibig sabihin, hindi ka nagpa-confine. Kahit minsan hindi mo nagamit yon. Then as a bonus, ang tawag natin yan is long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit. 85% nitong ating 85% nitong ating contract value ibibigay sa'yo, isusuli sa'yo in form of cash. So magkano yan? 350,000. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay sakitin na, nagpa-hospital ka for the last 13 years, inubos mo na yung iyong benefit. Pag nag-mature ang iyong policy, may marireceive ka pa din na 450,000. Kaya ang ating panawagan at dapat niyong isipin, dito sa first 7 years, huwag muna nating gamitin. Di ba? Bakit? Ay kasi the very intention ng Ultimate Kaiser Health Builder is for your long-term benefit, long-term hospitalization, long-term medical requirement. So huwag mong gamitin doon sa first 7 years. Kasi kung nagtatrabaho ka dyan, edi siyempre yung gamitin mo dapat yung iyong insurance healthcare benefit. Now, kapag ka hindi talaga natin nagamit itong ating benefit, ma, hindi talaga natin nagamit yung buong policy natin, nag-mature na siya. For an investment of 411,750, ibabalik sa atin ng Kaiser ang 1,166,000. Imagine, di ba? Para ka magkaroon ng 1,000,000, ay kailangan mag-save ka ng at least 50,000 for 20 years. Di ba? 50,000 for 20 years, that is 1,000,000. Pero alam mo ba, magsisave ka lang ng 58,821 dito sa Kaiser for 7 years, maghintay ka ng another until maturity na 20 years, ang 411,750 mo, 1,166 na yon. O, maganda ba? O kung maganda, abay, kumuha ka na. Di ba? Ngayon, ito yung pinakamaganda at gusto natin itong matutunan kasi ito palagi yung ini-emphasize natin sa lahat ng mga product natin. Di ba? Na lahat ng mga products sa market, may be insurance, may be healthcare, ang konsepto dito, very simple. You have to invest early para maliit lang yung iyong investment, but habang lumalaki o humahaba yung panahon, lumalaki ang iyong investment. Sabi natin, sa Pilipinas, ang kadalasan na retirement age ng mga tao is at age 60 o 65. So kung 60 ang ating retirement age, anong sabi ng actuarial? Abay, the moment na ikaw makapagtrabaho, mag-invest ka na.
at least mga 23 years old ka, kung nagtrabaho ka na, tapos ka na yun, eh mag-start ka na ng iyong investment. So for example, may kakilala tayo, 22 years old, nagsimula na siya ng investment niya. Kaiser ang kinuha niya. K100 ang kinuha niya na Kaiser. So kung 22 years sa ilang taon ang bayaran? 7. So 22 plus 7, 29 niya. Tapos na niyang bayaran yung Kaiser niya. Gagamitin ba niya mula 22 hanggang 29 ng kanyang Kaiser? Malamang hindi kasi kabata-bata ng tao eh. Kung sakaling mayroon man siyang problema pagkasulusugan, sinong magbabayad? 22 years old, nagtatrabaho. O di ang kanyang kumpanya. Kasi under the law, whether you are in the Philippines or you are here in Saudi Arabia, the company is supposed to pay for your short-term healthcare HMO or insurance. O ngayon, natapos na siyang magbayad. Para mag-mature ang kanyang policy, that is 20 years. So 22 plus 20, 42. Nag-mature ang kanyang policy, 42 years old. Ngayon, 42 years old, nagtatrabaho pa ba yung karamihan sa atin? Yes, nagtatrabaho pa. Ngayon, kapag ka 42, gagamitin mo ba sa iyong mga sakit-sakit ang iyong sariling healthcare insurance? Siyempre hindi. Bakit? Eh hindi ba nagtatrabaho ka pa? Sino yung responsable sa iyong healthcare? Yung iyong kumpanya. So natapos ngayon yung iyong policy sa Kaiser, nag-mature ang Kaiser mo at your age 42, wala kang nagamit doon. So magkano ang maiiwan natin doon? 1,166,000. Kapag ka yung 1.1 na yan ay yung iniwan sa Kaiser, immediately, pag iniwan mo yon, i-convert nila sa investment. Magiging mutual fund na yon. And it will earn minimum 3%, maximum 10%. Alam po ninyo, kapag kayong 1.1 ay ating kinumpute yun at an investment of 10% per annum compounded annually, aba, pagdating mo ng 60 years old, mula 42, pagdating mo ng 60 years old, ang iyong 1.1 ay pwede nang maging 6,400,000. O kung may 6,400,000 ka at age 60, wala kang trabaho, pwede nating i-invest ang 6,400,000 at 10% per annum. O di, magkano ngayon yung iyong income every year? O may 648,000 ka, passive income yun. Di ba? Mabubuhay ka ba kapag ka annually meron kang 648,000, di ka naman nagtatrabaho? Siyempre, buhay na buhay ka. May 6.4 ka pa na nag-iabang sa'yo. Ano yung pangalawa? Eh kung hinintay mo na mag-65 ka na at 10% per annum compounded annually, ang 1.1 will equivalent to 10,442,224. Di ba? So kung mayroon kang 10 million, i-invest natin at 10%, magkano ang income mo every year? 1,044,222. Ang ibig sabihin, wala kang trabaho, I know. Pero dahil may 10 million ka, so ano ngayon ang nangyari? O di, nag-i-income ka ngayon ng 1 million every year. Nakita ninyo kung ano yung logic. Ang ibig sabihin, pinapakita lang natin dito, na in order for you to earn more in an investment, kahit na konti lamang in the beginning, basta mahaba yung panahon, abay lumalaki din. Diba? So nakita na natin kung paano natin ito ginagawa, di ba? So yan yung kabuuan. Ang kagandahan pa dito, kapag ka ikaw ay nag-mature na ang iyong policy, di ba? Mayroon kang mga option. Ang first option mo, yung 1.1, iwanan mo lang doon.
Kapag ka iniwanan mo, ibig sabihin, within 30 days, hindi ka nagkuan, hindi ka nag, nag-notice na i-withdraw mo ang total amount na 1.1. Immediately, itatransfer na niya kaagad yun. Alam po ba ninyo na pwede ka nilang itutuloy ang iyong insurance up to 80 years old? Yes, itutuloy nila yung insurance for 80 years old for half of your maturity value. So kung K100 ang kinuha mo, wala ka pang 80 years old, o insure ka hanggang 80 years old for magkano? 600,000 o 450,000. Diba? Kasi 1.1 yon, so kalahati ng 1.1 is 550,000. Yun, 550,000. Eh paano dito ko ang kinuha ko lang ay yung kaniyang tubo? O kapag kinuha mo yung tubo, diba? Pag kinuha mo yung tubo, abay, pwede ka pa din nilang i-insure. But this time, dahil tubo lang ang iyong kinuha, abay, yung iyong benefit ay magbabago din. Syempre, di ba? Ano na ngayon ang iyong benefit kung ang annual lang? I-insure ka pa din nila hanggang 80 years old, pero 25% na lang ng iyong healthcare benefit. Di ba? So kung wini-withdraw mo yung tubo niya every year, 1.1 iyon, 25% na lang. Naka-insure ka, 250,000. Ibig sabihin, kapag ka ikaw namatay, ha? Yung policyholder, huwag ikaw, o na yung policyholder na lamang. Yung policyholder namatay, wala pa siyang 80. Kung ano man ang value ng kanyang healthcare, matatanggap ng kanyang beneficiary. And in addition, may 250,000 pa. Kasi nga, naka-insure pa siya for 25% of its total benefit. Di ba? And syempre, kung walang-wala ka talagang pera, pwede namang kalahati na lamang yung kunin mo. O pwede din naman, iwanan mo yung kalahati sa kanila. At kung ayaw mo na talaga, abay, with 30 days notice, wala. Ipiprepare na nila yung check ng 1,166,000 mo in order for you to use it. Anyway, pera mo naman iyan. Okay. So, kapag ka ganun yung option, ready ka ba sa iyong pagtanda? Magiging burden ka ba sa iyong mga anak? May opportunity ba na mababalikan kanila? Hindi. Di ba? Bakit? Sapagkat kapag ka tumanda nga tayo doon sa ating X-Corp, kapag ka dinidiscuss natin yon, ang responsibility natin sa ating sarili. Hindi na dapat tayo maging burden sa iba. Protektahan natin yung ating sarili at hindi naman tayo magmamakaawa kapag ka ang pinag-uusapan natin ay yung ating existence. Kapag ka kailangan mo yung iyong pang-araw-araw na buhay, abay, mayroon ka na. Diba? Imagine kung sabi ko nga, 22 years old, nag-start ka na, may 10 million ka kaya. Diba? Ano yung iyong investment? Isang investment lang yun, Kaiser lang. Lahat ng iyong pera, eh, kinuwan mo na. Lahat ng iyong kaperahan, eh, ginamit mo na. Now, kung mayroon kayong mga tanong, ngayon, sasagutin na natin. Yung mga wala namang tanong, pwede wala din akong sasagutin. Mayroon po kayong mga tanong? Mayroon po bang bago dito? O yung mga nandito ay mga expert na sa Kaiser? Expert na kayo? Kayo na lang yung tatanungin ko? Nakailang policy na meron kayo sa Kaiser?
O si Ma'am Evelyn, baka mayroong itatanong. Sige ma'am, mag-unmute po kayo and tanong. Baka may mga kliyente kayo na gustong magtanong o kaya na itanong sa inyo, hindi nyo alam yung sagot, eh pag-usapan natin ngayon. Go ahead, Ma'am Evelyn. Hello sir, good evening. Hindi ko po kasi maintindihan yung ano yung 100K. Hindi ko po kayo gaanong marinig ma'am, pwede pong lakas-lakasan. Good evening sir. Good evening po ma'am. Hindi ko po kasi masyadong maintindihan yung ano kasi hindi ako masimula. Hindi niyo napakinggan ng buo. Opa. Pero interested po kayo sa Kaiser. Ano pong gusto ninyong policy, for example? Yung sabi niyo na 100K. Magkano po ang monthly noon? Okay. So depende po kasi kung anong policy ang kukunin ninyo, I know. So dito po sa atin sa Kaiser, ipapakita ko lang sa inyo, I know. Para mayroon tayong basis ito po. Tingnan ninyo, sandali lang po. Okay. For example po, ang kinuha ninyo ay ito po yung ating mga policy. Nagsisimula iyon sa K45. Lalaki-lakihan natin ng konti kung pwede pang malakihan. Ayan. Okay. So, nagsisimula po yan sa K45 hanggang K1 million. Diba? Yan po yung ating policy. Kapag ka ang kinuha, for example niyo yung ating pinag-usapan is K100, ito po yung ating terms of payment. 450,000 yung ating term insurance. Kapag ka first 7 years at na-hospital ka, ang limit mo ay 60. Ang iyong room and board, di ba ito? Ito yung lalagyan ko ng kwan, ano? Ayan. Ang room and board mo is ang room natin diyan is sa 1,000 per day, and then syempre yung iyong 10% diyan kapag ka natapos na yung 7 taon, 10,000 every year, ang total niyan at 10% per annum is 269, yung additional interest niya is 446, at kapag ka nag-mature naman is 1.1, di ba? Now, sabi niya kapag kaganyan yung term ang ating screen po tito. Wala pong dito. Screen po tito. Walang screen. Screen mo iba. Iba na si screen mo. Yan, mayroon na. Sharing yan po tito. Yan, mayroon na. Okay. So i-increase ko lang ng konti. Yan. Okay, so sabi natin kapag ka K100 ang kinuha mo, yun na nga yun. Ang ating payment, yung ating payment dito every month is 5,882. Kapag ka quarterly naman is 17, kapag ka semi-annual is 31,764, o kaya naman ang annual natin is 58. Pero kapag kinuha mo, for example, kung ikaw ay less than 40 years old pa, di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka pa umabot ng 40 years old, pwede kang kumuha ng pinakamababa natin, K45. Ang K45, ang insurance mo dyan, ibig sabihin, kapag ang policyholder namatay, mga 202,000. Pero, ang iyong maturity, instead na 1.1 dati sa K100, 524 lang. Bakit? Eh kasi yung iyong monthly 2,647 lang or ang annual mo 26,470 lang. Halos kalahati ng 58,821. Kaya medyo maliit din. So
So, ikaw ngayon ang magde-decide. Magkano yung kaya mo na i-invest? Kasi remember, itong investment mo for as minimum or pinakamababa na 2,647, meron ka ng healthcare, pwede pa itong maging, may insurance ka na, at pwede pa siyang magiging investment kung later on eh, hindi mo siya magamit at hindi naman namatay ang ating policyholder. So magiging investment siya kasi pagkatapos ng 20 years, magkakaroon ka ng 524,776. Eh magkano yung contract price mo dyan? Ang contract price mo lang dyan is 185,288. Nasundan po ninyo, Ma'am Evelyn? Apo, apo. So, ganun lang po. So, kung depende po kung ano yung kaya mo ngayon, di ba tinuturuan tayo na ang ating formula, 20% ng ating income, iyon yung ating pang-invest, ay no? So, kung first level of investment mo ito, check mo ngayon, magkano ba yung total income ko? Makakasave ba ako? Yung 20% ko ba doon sa aking total income? Eh, more or less, 2,647? Kung kaya ko yun, yung 20% na aking i-invest, ito muna yung aking gagawin. Ito muna yung kunin ko. At least 3-in-1 na siya. Okay. Eh sabi mo, Tito, 7 years to pay yun. Eh paano, di ba? Hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa 7 years. Eh paano kung biglang nawalan ako ng trabaho? Siyempre, kapag ka ikaw hindi nakabayad nung due date, abay bibigyan ka ng another 30 days para grace period. So, matay man yung policy holder, ma-hospital man siya, basta within the grace period, active pa din yung kanyang policy. Pero pagkatapos nung palugit na 30 days na yon mula sa iyong due date, ay maging inactive na yung iyong policy. Pero hindi mawawala. Anong gagawin? Hihintayin ka nung Kaiser for another 2 years. Huwag mo lang palampasin ng 2 years. Ay no, kung 2 years ngayon, ay sana kahapon nagbayad ka na. Baka mamaya makalimutan mo ulit ngayong araw, di mapaso na yon, di ba? So, bago mag 2 years, magbayad ka. Pwede kang magpa-reinstate ang tawag natin doon. Yun nga, pwedeng bayaran mo lahat ang hindi mo nabayaran para kung kailan man magmamature yun, yun pa din yung date. O kaya naman, kung medyo matagal na, isa, 2 taon na halos yun, eh, mahirap nang bayaran yung mga nakaraan kasi sisingilin ka nung interest, 1.5% per month eh. So anong gagawin mo? Kalimutan mo na yung mga hindi mo nabayaran. Magbayad ka ngayong buwan, and then i-extend na lang natin yung iyong maturity. Kaya very flexible. Ito lang po para alanganin kasi ako. Kasi ang edge ko talaga is mag-51 po. Kapag ka, ninyo, Ma'am Elizabeth, Evelyn, kapag ka medyo alanganin ka dahil alam niyo yun, hindi naman natin ko yung future. Eh dapat, ngayon ka nga, dapat nagsisiguro sa iyong sarili. Ito yun nga yung palagi kong sinasabi, karamihan kasi sa ating mga kaibigan. Sabi, mahirap kasi ngayon, sir, medyo alanganin eh. Wala tayong, hindi ko alam kung mayroon ka pang trabaho sa susunod o kaya naman may pera ako. Iyon nga yung sinasabi natin na dapat magsisecure ka, di ba? Imagine, mawawalan ka na nga ng trabaho, wala ka pang insurance. Eh kung problemadong tao ka, tatawid-tawid ka sa daan, masagasaan ka. Eh, di ba? Wala ka talagang, ha? Pati pagpapalibing sa'yo, problema pa ng pamilya mo.
So kung medyo feeling mo mawawalan ka ng trabaho, mayroong uncertainty in the future, ang una mong isipin, kon ka agad, security. At yung isa sa mga security na kautuwag natin na proteksyonan yung iyong pamilya ay yung insurance. O dito, hindi lang insurance ang meron ka, may healthcare ka pa. Di ba? Eh, for example, lahat halos tayo dito, walang insurance kapag nagtatrabaho ka sa Saudi Arabia. Ano lang makukuha mo kapag ka ikaw nawala? Di ba? 10% burial 10,000 burial allowance sa SSS. O kaya naman, kung magkano lang yung makukuha mo doon sa OWA, sisingilin pa nila yung pagpapauwi sa'yo sa Pilipinas. Wala nang matitira. Di ba? So, kailangan kaya natin, kahit na magkano, meron man lang tayong insurance. So, kung ang nafe-feel ninyo ay medyo uncertain in the future, ang unang isipin kapag ka ikaw ay financially literate is that magpa-insure ka kaagad. Kasi insurance is the only way for us to secure ourselves and our family in the future. And itong kagandahan nga lang nito natin, kapag wala kang pera, siyempre, mayroon kang 2 years na nag-iintay sa'yo. At ang kagandahan pa dito, wala kang, may problema ka. Paano kung wala na akong trabaho? Aba, ito nga yung pinakagusto ng IMG. Pag wala kang trabaho, mag-join ka sa IMG, may trabaho ka na. Diba? The opportunity na binibigay sa'yo dito sa IMG, kapag ka naintindihan mo na kung gaano ka halaga yung Kaiser sa bawat isa, kapag nag-member ka ng IMG, kasi magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. Magkaroon ka ng opportunity of having your, para kang nagtayo ng isang insurance agency. Di ba? Pero hindi lang insurance ang binibenta mo doon. Lahat ng financial product na meron tayo. At hindi ka din nagbibenta. Kasi ang ginagawa lang natin, nag-i-educate lang tayo ng mga tao para maintindihan nila kung gaano ka-important ang mga financial education at pag-prepare ng financial plan para sa ating buhay. So, meron pa po na mga tanong? Ito si CEO, meron po sa chat box. Meron o. Pakibasa nga, tita. Ano ba yung nasa chat box? Good evening. Ask ko lang po, if ever na matapos mo na yung 7 years payment mo, between 7 to 8 year, entitled ka pa rin po ba sa yearly check-up? Thank you po. Ayan. Kapag ka natapos na po yung 7 years, wala na yung free check-up. So, kapag kayo nagpa-check-up, magbabayad na tayo. Ang kagandahan lang yung kung check-up lang naman ang kailangan natin, o di pag-member ka ng IMG, doon na lang tayo magpa-check-up kasi doon free. Pero yung ating physical exam, pagkatapos ng 7 years, may bayad na po. Pwede niya nilang i-charge doon sa ating limit. So for example, kung ang physical check-up, for example, ang cost noon ay 3,000, o di kung nagpa-check-up ka, o di kunin nila ngayon yung 3,000 doon sa 10,000 o sa 42,000, for example, na first limit natin at K100. Yan, meron pa pong question. We still have 5 more minutes before we proceed with our membership orientation. Kaya sayang yung mga hindi tinamad magpa-check up. Yung iba kasi, di ba, umuwi sa Pilipinas, hindi na nila naalala kasi mga kwan naman sila, mga healthy naman. So hindi na nagpa-check up. Pagkatapos ng 7 taon, wala na yun.
Kaya yes, kapag ka-umuwi, ay gamitin. Lalo na yung dental, ay no? Kahit na walang ipapabunot, pabunot nyo na lang. Kung di, kahit na hindi sumasakit, nagbibiro lang po. Mayroon pa? Isa sa mga pinakamagandang product ng ating ka-partner is Kaiser. Kung tutuusin, ito yung product na pag maintindihan ng kahit na sino at gusto niyang i-prepare yung kanyang sarili, eh kahit na hindi na natin i-explain, hindi na natin i-persuade yung mga tao na kumuha, the product will sell itself. Kasi nga, ang konsepto nito ay angkop na angkop, lalo na pag OFW tayo. Ay, no? Kasi pagpatay, mayroong bayad. Pagka nagkasakit, pwede mong maggamit. Pag hindi ka namatay, hindi nagkasakit, you get your money plus your interest, di ba? That is 8% per annum compounded annually. So kung natatandaan natin yung ating parang lesson doon sa rule of 72, kapag yung rate of return mo ay at least magkano yon na 'di ba 8% per annum, na pagka kasi po 4 tapos ginawa mong 8, 'di ba? Parang double your money every 9 years, di ba? So that is 8% per annum compounded annually. O parang nag mutual fund balance balance mutual fund ka. Kaya kuminsan na during sa ating mga parang discussion, may nagtatanong ay no, Tito, ano pong pinakamagandang investment sa mutual fund? Ang sagot ko, ang pinakamagandang mutual fund investment is Kaiser po. Ay kasi balance mutual fund siya. That is an double your money every 9 years, pero may rider, may insurance siya. At kapag kayo nagkasakit, abay pwede mong magamit ay no? Pero kapag kayo bumili, for example ng Soldibo, bumili ka ng Phil Equity, kung ano lang yung binayad mo doon o ininvest mo doon at nagtubo, eh yun lang yung iyong kikitain. Pero pagka ikaw ay namatay, wala ka insurance doon. Ay dito sa Kaiser, may insurance. O yun, nagkasakit ka, may 500,000 ka na mutual fund. Pwede mo bang sabihin sa hospital, oh, gamutin po ninyo ako, saan po yung inyong deposito? Huwag kayong mag-alala, mayroon akong 500,000 mutual fund. Ay nako, hindi po namin tinatanggap ang mutual fund na deposit, sir. Mag-withdraw po muna kayo. Eh, hating gabi, saan ka mag-withdraw? Kapag nag-withdraw ka ng mutual fund, it will take at least 5 days bago mag-credit din sa iyong account. Di ba? Hindi mo mamadali-dali yon. Pero ito, ang Kaiser natin, basta dala-dala mo yung iyong card, aba, eh, malayo pa. Alam niya na kaagad. Eh, for example, natapos na yung 20 years. Ang iyong limit, 1 million na ngayon. Pagdating mo sa hospital, ha, sumasakit lang yung taligiliran mo. Aba, ididiretso ka na nila sa operating room. I-opera na kaagad yan. May 1 million eh, di ba? O ganyan, ganyan kabilis kapag kayo. Pero kung ang 1 million mo nandoon pa sa mutual fund, eh hindi mo naintindihan ng mga doktor kung ano yung mutual fund kaya. Kaya mamatay ka pero may pera ka sana, eh kaso wala eh. Hindi natin naintindihan. Hindi naintindihan no, kwan. Hindi mo pwedeng ipakita at idideposito ang iyong mutual fund. Okay, so yo, yes, sir. Doctor, yes. Go ahead, sir. Para for kwan lang, for comparison lang kasi baka may mga nagtatanong na kwan eh. Ayon sa ibang mga HMO sa Pilipinas eh mayroon bang kwan na yung kanilang kwan eh hindi na nagre-require ng PhilHealth?
sa mga bills sa di ba ang sabi natin ang dito sa Kaiser kapag ka tayo ay binil kinukuha mo na yung share ng PhilHealth at kung sakaling ikaw is walang PhilHealth at hindi ka pa senior citizen kasi sa Pilipinas pag senior citizen ka di ba automatic may PhilHealth ka kahit hindi ka nagbayad meron ka na at hindi ka pa senior citizen kung magkano yung share ng PhilHealth ay magiging babayaran mo yun personal. Now sa Pilipinas, gusto ko pong malaman, sa Pilipinas, gusto ko pong malaman yung sa ibang kwan, yung sa ibang sa Pilipinas, lahat ng HMO pagka nag-bill sila ay kinukuha mo na yung PhilHealth kasi it's already a regulation na lahat ng HMO ay ikukuha may share palagi yung PhilHealth. Kaya required ang mga member ng kanilang iba pang mga HMO na may registration and membership din sila ng PhilHealth. Kasi requirement... Gusto ko lang masiguro eh. Dahil mayroong isa nagtatanong, kaya hindi ako sigurado sa isasagot ko, baka yung ibang HMO ay hindi na pinapabawas yung sa PhilHealth muna bago sila mag-charge hindi ng bills. Hindi po, sir. Kasi pareho. Monopoly nga daw nung PhilHealth yung pagkakasakit at pagbibill. Kaya para maging monopolyo, lahat talaga kinakailangan under... So, ang mga health HMO sa Pilipinas ay ang unang requirement is kinakailangan i-charge muna doon sa kanilang PhilHealth. So, hindi lang po Kaiser ang nagre-require niyan, kundi lahat ng HMO sa Pilipinas. Okay po, sige po. Claro. Salamat. Thank you po, Doc. Okay, so 7 o'clock na po. Sinasabi natin kung gusto natin na magkaroon ng parang worry-free na pagre-retiro, ang isa sa mga bagay na ating paghandaan ay yung ating long-term healthcare sapagkat hindi ito nakukuha kapag tayo ay 60 na. Dapat ito'y kinukuha natin ng mas maaga kaya as far as we are concerned, ito yung first investment na dapat nating ipiprepare ang investment sa ating sarili kasi mahal natin ang ating sarili. Good afternoon po and welcome na sa susunod nating webinar. Okay, thank you very much, Tito CEO. Bigyan po natin siya ng ating virtual round of applause. Yes. Now we are ready na po para salamat po ng marami sa pag-take over. Hindi lang po available yung ating speaker nakaraan dahil po may personal na lakad. So we are now ready, our speaker, Miss Annie Rose. Okay ka na po? Are you now around? Can we test your audio? Hello? Okay. Nakas na po ba? Yes. Okay, can you just try na, Marketing Director Annie, to share your screen? All right.